So mga tol, kitang-kita ang saya sa mukha ng bagong WBC Minimum World Champion Melvin Jerosalim nang makauwi na ito ng Pilipinas kahapon. Sinalubong nga po siya ng mga mainstream media at mga sports vlogger upang makuwanan siya ng interview. Nagpasalamat si Jerosalim dahil nakasungkit na naman siya ng world title. Taong 2023 daw, siya ang unang naging world champion sa taong yon. Tapos ngayong 2024, na ulit na naman. Siya na naman ang kauna-unang naging world champion. Talagang pinagandaan daw niya ang laban sa Japan. Dahil dayo daw siya, maaari daw siyang matalo kung umabot daw ng desisyon ang laban. Pero dahil napatumba daw niya ng 2 beses itong si Yodai Sugiyoka, kaya nakuha niya ang panalo via split decision. Pero tingin umano ni Jerosalim, unanimous daw dapat ang panalo niya. Dahil mas lamang daw siya, subalit nandiyan na daw yan. Ang importante, panalo daw siya. Naging maingat nga daw siya kahit napabagsak niya ang hapon. Hindi daw siya nagpakumpiyansa. Hindi nga rin niya inaasahan mga tol na babagsak sa round 3 itong si Yodai. Alam daw kasi nila na napakatibay daw ng Sugiyoka brothers. Nang muli daw bumagsak sa round 6 itong si Sugiyoka, naramdaman na daw ni Jerosalim na panalo na daw siya. Pero dahil hanggang round 12 daw ang laban, hindi pa din daw siya nagpakumpiyansa. Baka daw kasi makasingit pa ang hapon at tamaan pa daw siya ng suntok. Wika pa ni Jerosalim, magpapahinga lang daw siya saglit at sasabak ulit sa training. Hindi daw niya hahayaan na maago sa kanya muli ang titulo. Katulad ng dati noong hawak pa niya ang WBO, unang depensa niya, natalo siya. Pero ngayong nakasungkit daw ulit siya ng world title, hindi daw niya hahayaan na mawala ito basta-basta sa kanya. Plano nga daw nila na makipag-unified sa ibang champion. Baka lumaban daw siya sa kapatid ni Yodai Sugiyoka na si Jinjiro Sugiyoka, nakasalukuyang IBF Minimum World Champion. O pakikipag-rematch kay Oscar Collazo ng Puerto Rico, nakasalukuyang WBO Minimum World Champion. Bukod dyan, kasama nga din po ni Jerosalim ang isang Pinoy na napalaban din sa world title na si Jake Amparo na nabigo manalo kay Jinjiro Sugiyoka. Bumagsak sa isang body shot. Humingi nga po ng pasensya si Amparo sa mga fans niya at haters dahil nagkulang daw siya. Magpapatuloy pa din daw siya sa laban sa mga susunod. Samantala, kinongrats naman ni former 3 Division World Champion General Casimero si Melvin Jerosalim sa pagkapanalo nito sa Japan. Marami naman na nag-comment sa post ni Casimero at sinabing siya na daw ang susunod na makakakuha ng world title. Namimiss na nga din ng mga fans si Casimero na lumaban. Sa ngayon, wala pa pong balita kung kailan ang laban ni Casimero. Mag-aanim na buwan na ang nakakalipas ng huling laban niya. Sa ibang banda naman mga tol, nagsalita na po si Kit Turman sa pagkatalo ni Team Zoo dito kay Sebastian Pundura via split decision. Gusto daw niya makita na mag-rematch itong si Team Zoo at Pundura. I-push daw dapat ni Team Zoo na makipag-rematch kay Pundura. Lumaban daw kasi si Team Zoo na naliligo sa dugo. So mahirap nga naman lumaban na umaagos ang dugo sa muka. Mahirapan kasi makita ang kalaban. Pero mukhang malabo makipag-rematch itong kampo ni Pundura mga tol. Sinabi kasi ng promoter ni Pundura na si Spence daw ang sunod nilang lalabanan. Dahil malaking pera daw ang kikitain kay Spence, deserve umano ni Pundura na kumita ng malaki. Sa ibang balita naman mga tol, Michael Pacquiao nagpost nga po na magkukwit na daw siya sa music at magbaboxing na lang daw mula ngayon. Pero kung mababasa po natin sa comment section, sinabi niyang April Fools. So nadali po tayo ni Michael Pacquiao. Buong akala nga po ng fans na sasabak na siya sa boxing. Pero dahil April 1 kahapon, kaya sinabi niyang April Fools.